Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Nais ko lang sanang ikwento ang naging karanasan ng aking ama't ina. Nagsimula lamang ang lahat ng ito nang magpasya silang magtanan. Sobrang higpit daw kasi ni Lolo sa kanilang relasyon. Kaya nagpasya silang umalis sa siyudad at tumungo sa probinsya. May mga kaanak naman ang aking ama sa probinsyang iyon. Kaya kahit papaano ay may kakilala sila roon. Sigurado ka ba sa aking gagawin? Tanong ni Nanay Sally kay Tatay Igmi. Oo naman. May kakilala naman ako roon at mayroon tayong matutuluyan. Kaya hindi tayo mahihirapang mabuhay roon. Bahala na ang mga magulang mo sa kung ano mang sasabihin nila. Ang akin lang ay sana huwag nila tayong higpitan. Dahil alam naman nilang nagmamahalan tayong dalawa. Sambit ni Tatay Igmi, hindi na lang umimik ang aking ina dahil sa itinuran ng aking ama. Umalis nga sila roon at tumungo sa probinsya. Sa kabutihang palad ay malugod naman silang tinanggap ng mga kamag-anak ni Tatay Igmi. Binigyan pa sila ng isang tiyahe ni Tatay ng kaperasong lupa kung saan sila pwedeng makapagpatayo ng kanilang sariling bahay na nirahan sa probinsyang iyon ng aking mga magulang nang hindi ibinabalita sa kanilang mga ama't ina kung saan sila naroroon. Sa mga unang buwan nila roon ay naging maayos naman ang kanilang buhay. Wala silang naging problema at nakontento sila sa kanilang uri ng pamumuhay. Madalas kasi binibigyan sila ng mga kailangan nila sa pang-araw-araw ng isang tiyahe ni Tatay na may kaya. Nagsimula lamang ang karanasan nila sa aswang nang mapag-alaman nilang nagdadalang tao ang aking ina. Nasa 4 na buwan na ang ipinagbubuntis ni Nanay na magsimula ang aswangan sa kanilang bahay. Kung talagang nagdadalang tao iyang asawa mo, kailangan niyong mag-ingat. Nasa dulong bahagi ng nayong ito ang inyong bahay at malayo pa kayo sa iba nating kanayon. Maging alisto ka lamang, Igmi. Dahil baka sa oras na nahimbing kayo sa inyong pagtulog, ay doon kayo atakihin ang nilalang ng dilim saad ng isa sa mga tiyuhin ni Tatay na bumisita sa kanila. Huwag kayong mag-alala, tiyo. Hindi ko pababayaan ang aking asawa, lalo na ang magiging anak namin. Hindi ako papayag na masaling siya ng aswang kahit pala ng dulo ng kanyang kuko. Tugon naman ng aking ama ng mga panahong iyon. Naglibot sa kanilang bakuran ang tiyuhin ni Tatay at tiningnan ang buong paligid. Walang ano-ano ay muli siyang nagwika. Mas mainam siguro kung lalagyan ninyo ng bagay na makabuhay ang paligid ng inyong bahay. Sa parang iyon ay hindi kayo madaling mapasok ng mga nilalang na siyang maghahangad ng sanggol na nasa sinapupunan ng iyong asawa. Tumango naman ang aking ama at sinabi niyang gagawin niya iyon upang masiguro ang kaligtasan ni Nanay. Subalit dahil naging abala noon si Tatay sa bukirin na kanyang sinasaka, ay hindi niya nagawang kumuha ng mga baging na makabuhay dahil doon ay wala siyang nailagay na mga pangontra sa paligid ng kanilang bahay. Kaya't isang gabi, habang mahimbing silang natutulog, ay biglang naalimpungatan ang aking ama. Ano naman kaya ang ingay na iyon? Bakit gabing-gabi na may mga nag-iingay pa? Tanong nito sa kanyang sarili. Nagbatyag ang aking ama dahil nakakarinig siya na nag-uusap sa kanilang bahay. Iniisip niya na baka may bisita silang paparating. Pero agad ding natigilan sa isiping iyon nang mapagtanto niyang sobrang lalim na ng gabi para magkaroon pa sila ng panauhin. Dahil doon ay nagkaroon ito ng kakaibang kutob. Tiyak na hindi tao iyan. Baka nag-uusap sila kung ano ang kanilang gagawin. Sambit niya sa kanyang sarili at bumangon na lamang sa higaan niya. Pagkabangon ay agad siyang lumapit sa bintana. Marahan niyang binuksan ang panara at dumungaw sa labas. Pagkadungaw ng aking ama ay agad itong nagulat. May nakita kasi itong dalawang lalaki na nakatayo sa labas at pareho nakahubot-hubad. Kabilugan kasi ng buwan ng mga oras na iyon. Kaya't kitang-kita niya ang kanilang mukha at anyo. Ano ba yan, mga baliw?
Tanong pa niya sa kanyang sarili. Hindi niya inalis ang kanyang pansin sa dalawa. Hanggang sa mapagtanto nito na nagbabaga pala ang kanilang mga mata at naglalaway habang sumisinghot sa direksyon ng kanilang bahay ang mga walang hiya. Hindi tao ang mga iyan kundi mga aswang. Wika nito sa kanyang sarili. Nagsisi pa ang aking ama noon dahil hindi niya nagawang lagyan ng baging na makabuhay ang paligid. Bungsod ng pagiging abala nito, ilang sandali pa ay narinig ng aking ama na napapaungol ang aking ina. Napabaling si tatay sa kanilang higaan at nakita niyang tulog pa rin si nanay pero nakahawak ito sa kanyang tiyan. Inakala ng aking ama ay nananaginip lamang iyon. Pero agad siyang lumapit doon nang marinig niyang nagwika ito. Ang sakit ng aking tiyan! Parang pinipilipit ang sanggol sa loob ng aking sinabupunan! Pagkalapit ni tatay, ay tiningnan niya ang aking ina. Agad siyang napaisip kung paano nakapagsalita iyon. Pero naudlot lang ang kanyang pag-iisip nang may kung anong kumalabog sa ibabaw ng bubungan. Tinundan iyon ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik. Habang kinakaluskos ang bubong nila, nagawa sa nipa. Napamura ng malakas ang aking ama at binantaan ang aswang na nasa ibabaw. Huwag kayong magkakamali sa inyong galaw. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Matapos niyang isigaw iyon, ay parang nabigla ang dalawa. Lalo nilang kinaskas ang bubungan hanggang sa tuluyang magkaroon ng siwang. Ipinako ng aking ama ang kanyang paningin doon at nakita niya ang dalawang paris ng mapupulang mga mata na nakasilip sa kanila. Muli siyang napamura at ng mga panahong iyon ay kinuha niya ang kanyang itak. Hinahamon ba talaga ninyo ako? Siguro iniisip niyo dayo kami rito kaya madali niyo kaming biktimahin. Pwes, nagkakamali kayo. Sigaw daw ni tatay. Pagkatapos niyang sumigaw ay agad na napahagik-hik ang mga aswang. Animo'y hindi sila natinag sa kung anumang pagbabanta ng aking ama. Makalipas pa ang ilang sandali, muling nagreklamo ang aking ina. Aray, sobrang sakit ang aking tiyan. Parang inuhugot ang bata sa aking loob. Napalingon sa gawin nito ang aking ama at nakita niyang gising na si nanay. Subalit saktong pagkatitig ng aking ina sa bubungan ay nakita niya ang dalawang paris ng mapupulang mata na siyang daging dahilan para mataranta ito. Napasigaw ang aking ina ng malakas at agad na napaupo dahil doon ay lalo pang naging masakit ang kanyang tiyan. Alam na ng aking ama na seryoso ang mga aswang sa kung anumang binabalak nila. Dahil doon ay hinugot ng aking ama ang itak mula sa kaluban nito. Saka itinuro ang dalawang nilalang gamit iyon. Ayaw ba talaga ninyong umalis? Pagbibigyan ko kayo. Bibilang ako na hanggang lima at sa oras na hindi pa kayo umalis. Itiyakin kong pagsisisihan ninyo. Sigaw ni tatay. Inihanda niya ang kanyang sarili upang atakihin ang aswang na nasa ibabaw. Bumilang ang aking ama. Subalit nang umabot na sa lima ang pagbibilang niya, ay hindi pa rin umaalis ang mga nilalang. Dahil doon ay kumuha si tatay ng bangko at pumatong doon. Nang magawa niya iyon, ay walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang bubungan kung saan banda nakapwesto ang dalawang aswang. Nagkandahulog ang pira-pirasong nipang bubong nila tulot ng kanyang ginawa. Dahil manipis lamang iyon, nagawa niyang sugatan ang dalawang nilalang na nasa ibabaw. Hindi tumigil si tatay at kahit naririnig niya ang mga hiyawan at pag-ungol ng dalawang aswang sa ibabaw, binaliwala niya iyon. Umalis na kayo! Muli pang sigaw ng aking ama. Subalit sa halip na sundin iyon, ay parang mas naging agresibo pa ang mga aswang. Kahit pa nasugatan pa sila ni tatay, lalo nilang kinalampag ang bubungan at tinulak hanggang sa makita na ang kabuuan nila. Akmang lulundag na sana ang isang aswang. Mabilis siyang nataga ng aking ama
at natamaan sa paa. Malalim ang naging sugat nito. Hindi na siya nakagawa pa ng kung anong aksyon. Agad na nakita ng isang nilalang iyon, kaya't lalo itong nagalit. Sinubukan niyang dakpin ang aking ama, pero tinaga lamang ni tatay ang kanyang braso at nagkaroon siya ng malalim na sugat. Kikilalanin ko kayo. Hindi ako titigil hangit hindi ko kayo nakikilala. At kinabukasan, bago pa man lumuwag ang araw, kung mahanap ko ang bahay ninyo, tingnan natin kung mabubuhay pa kayo ng matagal. Sigaw ng aking ama at muli pa sana niyang tatagain ng isang aswang. Matapos niyang sabihin iyon, parang nagbahag ng buntot ang dalawang nilalang. Nagkatitigan sila at isa pang pagkisap ng mata ng aking ama ay nagpalit sila ng anyo sa pusa. Pagkatapos noon ay lumundag sila at hindi alam ni tatay kung saan sila nagtungo. Nung nakaalis na ang mga aswang, lumapit ang aking ama kay nanay at pinakalma iyon. Wala na ang aswang. Di na sila babalik pa. Bukas maglalagay ako ng mga pangontras sa paligid. Nang sa gayon ay hindi na sila tuluyang makapasok dito. Kinabukasan nga, iyon ang ginawa ng aking ama. At sa kabutihang palad, magmula noon ay wala ng aswang na bumibisita sa kanila. Hindi na rin hinagad pa ng aking ama na malaman kung saan nakatira ang dalawang aswang. Naisip niyang mas mainam kung mamuhay na lamang sila ng mapayapa at hindi na naghahangad ng mga paghiganti.